tanong ko lang, huwag ka sana magalit. Ano po nangyari sa mukha niyo? Inaano po, yan sa pulyo po. Dahil sa hirap, kailangan mga pagtapos ng pag-aaral, ha? Para paglaki mo. Ayan, si Ate Vilma. Kababayan, mga kabarangay, after po namin magpa-bless ng bahay, sabi po ng mga kapitbahay dito, nung pinabless naming bahay, may isa ring kapitbahay o kabarangay dito na nangailangan ng tulong na inilapit nila kay Daddy Frankie. So mga kababayan, at akin silang kakapanayamin, kakausapin, nang sa ganun is malaman natin kung ano yung kanilang pangangailangan. So, ayan. Hello po, Nay. Magandang hapon po. Ayan. Kumusta po? Pwede pumasok, Nay? Ayan. Ah, anak niyo po. Hello. Hurong ka, anak. Upo kayo? Hindi, okay lang ako. Upo kayo na. Ayan. Anong pangalan ni nanay? Loha po. Emily po. Emily. Si Nanay Emily. Kumusta po kayo rito? Mabuti po. Si anak niyo po. Apo. Anong pangalan? Belma po. Si Ate Belma. Ate Belma, kumusta ka na? Ayos lang. Nag-aaral ikaw? Ay, very good. Salamat sa Diyos at nag-aaral, no? Ayan. Si Nanay? Ah, dito kayo nagluluto. Ah, saan po ang asawa nyo? Ay, wala na po. Patay na po. Ay, namatay. Nabangga po ng ito. Nabangga? Nagtatrabaho po yun. Kailan pa siya namatay? Ilang taon na po nakalipas? Pandemic po. Anong pandemic lang? Apo. Si Ate Belma, okay ka lang. Isa lang yung anak nyo? Dalawa bang isa'y na sa Bulacan mo nagaan? Ilang taon? 11 po yun, or 12. Ah, panganay ito, si ate. Sino nagpaparal sa kanya sa Bulacan? Bayaw ko po. Ah, kinuha ng bayaw. Nay, ano pong trabaho nyo? Ano po, nag-iimis, maglalaba. Ay, naglalaban din. Nay, matanong ko lang, huwag ka sana magalit. Ano pong nangyari sa mukha nyo? Inaano po, yan sa pulo ko. Nagkasakit po ako, na-stroke yata po. Ah, anong nga? Nahampas po ng hangin. Nahampas ng hangin? Ano, ako, nakilakay bato. Nadubomba namin sa labasan daw. Nung nahampas ng hangin, tumabingi. Opo. Pati yung isang mata na hindi na nakakita? Hindi na po. So, dalawa lang kayo nakatira dito? Opo. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, si... Ano pa nga ulit na? Emily po. Nanay Emily, tsaka si Ate Vilma. Ayan, sila lang pong dalawang nakatira sa maliit na barong-barong na ito, mga kababayan. Nakikita natin na sobrang hirap, pero kahit papano na, no? At least, may bahay pa rin tayo, no? Pero syempre, mga kababayan, napakahirap ng kalagayan nila, no? Dito kayo nagsasaing. Pero okay na rin yun. At least may mga kahoy na makuha, no? At, pero si nanay, napag-aral ka naman, nay. Okay naman. Si Ate Vilma, kumusta ka na? Okay ka lang. Nalulungkot ka ba dahil wala nang tatay mo? Namimiss mo ba yung papa mo? Ay, bakit? Ate Vilma, mag-aral ka mabuti, ha? Ayan. Anong grade ka na? Grade? Grade 4 ka na. Anong gusto mo paglaki mo? Anong gusto mo maging paglaki? Anong pangarap mo paglaki? Ah, gusto mo maging teacher. Very good. Oo, sana makapagtapos ka pag-aaral, ha? Wag kang hihinto sa pag-aaral kahit na anong hirap, no? Dahil yun ang magiging pag-asa mo sa buhay pag napagtapos ka pag-aaral, ha? Ayan, ako nga pala si Daddy Frankie from Makati, charity vlogger, no?
Ayan. May bigas ba kayo dyan? Kakaunti na po. Kakaunti na? Sige, meron akong dalang bigas. Kukunin ko lang. Ayan. Ayan mga kababayan. Tuwing gagala si Daddy Frankie, lagi po akong nagdadala ng bigas para pag sa ganitong mga sitwasyon may madaanan tayo na kapuspalad is binibigyan natin ng bigas kahit konting tulong. Ayan. Nay, ito po, may dala ako 5 kilo bigas. Pagpasinsyahan nyo na. Tsaka syempre, bibigyan din kita ng kaunting tulong, no? May ayan. Ate, 1,000. Bigay ko kay ate. Marunong ka na sa pera, ate? Magkano yan? Si nanay, alam niya yung pera. Nakakaano siya? 1,000 po. Ay, 1,000. Ito, ito na, magkano ito? 200. Hindi, bilangin mo. 150 plus 20 equals 170 yan, Nay, ha? Ayan, salamat naman. Buti naman at alam ni nanay ang pera, ano? Okay, ayan. Kinalaro ko lang mga kababayan kasi sabi po ng taong nagsabi sa akin is si nanay hindi masyadong maalam sa pera. Kaya gusto ko pong ipaalam sa kanyang anak-anak. Napakahirap ng walang pinag-aralan. Kaya kailangan makapagtapos sa pag-aaral mo, ha? May bag ikaw? May mga gamit ka? No, kompleto naman ang gamit mo sa school? May sapatos ka? Malayo ba school nyo dito? Diyan lang. Nilalakad mo lang? Okay. O, sige, gagawin kong 5,000 yan, anak. 2, 3, 4, 5,000. Ayan. Sana? Salamat po. Nasalamat. Ayan. Mag-aral kang mabuti, ha? Yun ang tanging paraan para makaahon tayo sa hirap. Kailangan mo pagtapos ng pag-aaral, ha? Para paglaki mo, matutulungan mo ang nanay mo, ha? Okay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, ay nabutan ni Daddy Frankie ng kaunting tulong pinansyal ang mag-ina na naninirahan sa barong-barong na ito. Kasi ang trabaho po ni nanay is nakikilaba-laba lang po siya. Ayan. So, ano mo masasabi ni nanay? Ayan, si Ate Vilma. Ayan, Ate Vilma, oh, ang ganda pa naman ni Ate Vilma. Kailangan magtapos ka pag-aaral, ha? Okay, promise mo yun, ha? Lagi kang magpipray kay God. Gabayan ka parati, ha? Okay. Ayan, para tutulungan mo ang nanay mo paglaki niya. Huwag na huwag mong pababayaan, ha? Ayan. So, mga kababayan, maraming salamat. Tago niyo yung bigat mo. Maraming salamat at may natulungan na naman si Daddy Frankie. Nakasabit ako tira. Okay lang. Ayan. Nakuntog si Daddy Frankie, mga kababayan. May kalderong nakasabit. Pero okay lang yan. Ayan. Nay, thank you. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat. Isa na naman pamilya ang tinutulungan. Tinatawanan ako ng cameraman nung nauntog ako sa kaldero nilang nakasabit. Okay lang yun. Salamat.